Okay guys, it's been a long time since na upload ako ng huli kong video, no? Busy kasi ako noon, no? Kaya hindi ako masyado nakakapag-upload. Ngayon, marami na akong time para gumawa ng mga videos, ni. And, unang-una, gusto kong mag-sorry sa lahat na laging tumatawag sa akin everyday, lalo-lalo na sa umaga, na nagtatanong kung saan ba may trabaho, kung hiring ba kayo, o hindi, no? Well, sasabihin ko na sa inyo ni, wala kaming hiring ngayon dito sa company namin. At nagtanong-tanong na rin ako sa ibang mga hakin, no? sa ibang human resource na company na mga kakilala ko. No? So, may mga kaibigan din ako sa ibang kumpanya, sa Captain, sa Ace, sa Hot Stuff, sa Marusan, sa Tech. Oh, nagtawag-tawag na rin ako kasi pero yung mga hawak ko ng tao baka pwede kong ipasa. May alam silang trabaho pag AQ kami. Wala talagang hiring sa Japan ngayon, no? Kahit saan. Yakunine, kung may alam kayo, may ituro ninyo sa akin, no? Baka may alam kayong kumpanya mag AQ ako para maipasa po yung mga tao. No? Pero wala talaga hima kahit saan. Sa ngayon, no? I think we are facing depression dito para sa mga Pilipino dito sa Japan, no? Wala tayong source of income. Marami ang nawawala ng trabaho. Pero don't worry. Huwag kayong magpanik. Ayoko mag-cause ng panic, pero wala talaga hiring. Ngayon, may order ang Japan, no? Na mag-stay at home, no? Para makaiwas tayo dyan sa kumakalat na virus na yan. Ngayon, ang announcement is hanggang May 6, no? Ang stay at home. Pero, hindi natin alam, baka may extend yan ng 3 months. Tapos, ang gobyerno magbibigay ng 10 lapad bawat individual, 10 lapad per head. Yun ang alam ko sa ngayon, no? Pero ang tanong, yung 10 lapad na yan, ilang beses nila ibibigay? Ngayon lang ba yan? Paano pag na-extend itong stay home order na to? Itong jishuku, ang tawag nila sa niyo. Paano pag na-extend for another month, 2 months or 3 months? Magbibigay pa ba sila ng 10 lapad uli every month? Saka 10 lapad, kulang na kulang yun. Alam niyo lahat yan. Napakaliit ng 10 lapad na yan. So, ang advice ko lang doon para sa mga wala na trabaho, no, na gusto pa rin kumita, is maghanap na lang tayo ng way para kumita ng sarili natin, no. Usong-uso naman dyan, marami dyan yung online selling, no, buy and sell ng mga gamit dito sa Japan, bibenta niyo sa Pilipinas through Facebook, no, mag-online kayo. Meron din dyan sa mga, para sa mga nakatira sa city, sa Nagoya, or sa mga big cities dito. Pwede kayo mag-Uber delivery, no? Ngayon, tingin ko, hindi man dyan maraming umorder ng delivery niyo. Or, mag-YouTube kayo, no? Malay nyo, dito na kayo madiscovery, no? Magkaroon kayo ng income sa YouTube, no? Mas malaki pakikita niyo. Or, online trading. Kaya ito ginagawa ko. No. Kung gusto nyo matuto ng online trading, tuturuan kayo for next video ko. Medyo mabusisi. So, sa ngayon yun lang ang ma-advise ko, no? Wala talaga kang mapapasukang company dito sa Japan, no? Pag meron akong lalapit sa inyo, tutulong ko yun at isa-isa, no? Mag-uunig kayo ulit ako na please work with us again. Pero sa ngayon talaga wala. Pero I don't want to cause panic. Pero we have to be prepared. Ne? And keep praying to God. Keep believing. No? Malalampasan din natin lahat ito. Kahit nasabihin mo tumagal itong pandemic na ito na isang taon. Malalampasan natin ito. Ne? Better days will come. No? So, sa ngayon, kailangan natin iligtas ang sarili natin. Hindi tayo makakaasa sa gobyerno. So, yung mga nabanggit ko kanina,
option para kumita. Yun na yun, no? So guys, thank you for watching. Next video ko, turuan ko kayo kung paano mag yung mga sources of income, kung anong pwede maging option natin. So thank you for watching. Bye bye.